Maingay halos kahit anong oras dito sa Blooming Treat sa Maynila. Ngunit may boses na gaano man kahina ay pilit pa rin nakikipagpaliksahan sa gulo. Ito ang boses ng isang violin. Tila may isang munting konsyerto sa bawat pasilyong dinaraanan ni Lola Lydia. Di man karaniwan ang kanyang instrumento, kilala agad ang tugtog. Kaya para sa mga taong baliwala ang kakaunting barya, nakakatsyempo si Lola ng kita. Sinasamaan ng saya, ganun, ngiti-ngiti para ma, ano, parang masaya rin silang, ano, parang masaya rin silang tutugtugan. Ano, tutugtugan ko kayo. Hindi lahat natutuwa sa kanyang paghaharana. Grade 5 lang ang natapos ni Lola Lydia. Ang pagtugtog ng biyolin, hindi niya natutunan sa eskwela kundi sa kanyang ina noong bata pa siya. Kung tutuusin, sa edad niyang 62 anyos, hindi na dapat kumakayod si Lola. Pero andito siya araw-araw sa mga tiangge para kumita ng pera, pantawid gutom, pambigay sa mga apo, at pangpaayos ng bahay niya sa probinsya. Kung natapos ko itong palingke, maski marami o kunti, uwi na ako anak at napagod na rin ako. Init at pangangawit daw ang mga hadlang sa hanap buhay ni Lola. Pero hindi bali raw na mainit basta hindi umulan. Pag umuulan daw kasi, tigil muna ang tugtugan. Dito sa baklaran ko nakilala ang Lola violinista. Kayo po si Lola Lydia. Okay. Ako po si Howie Severino. Ganda na po, po sir. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako rin po sir. Kumusta kayo? Wala kayong payong o kapote? Wala po sir. Di bale, ito. Pwede niyong gamitin din yung akin. Ang ganda naman ng violin niyo. Meron pa nagsasabi sa inyo na gustong gusto nila yung tunog ng violin? Ay, opo. Marami. Marami nagsasabi noon. Ano raw ang pakiramdam nila pag nakakarinig sila ng violin ninyo? Yan, masaya sila. Parang ano, kung matugtog ko yung pinapatugtog nila, yan, humitinding-tinding sila, nakakangiti sila, ganun lang ako. Pati ako'y napapangiti din. Nalaman kong may espesyal palang pinag-iipunan si Lola. Isang biyaheng hindi raw niya dapat magkaligtaan. Humihina na yung ulan. Pwede na tayong mamasyal ng konti. Oo, na-stuck na tayo rito eh.
kaya umulan man o umaraw, balik kalsada si Lola. Ito'y pambili ng ano, yung ulam, ganun, mga kape, tapang almusal, pamasahe bukas. Pero yung instrumento niya, gusto niyo ba yun? Oo, kasi nung unang panahon, di ba, ganun yung mga ginagamit. Anong tawag yan sa instrumento niya? Alam niyo ba? Hindi. Nakalimutan ko na. Sa isang makulimlim na Miyerkules sa Baclaran, hindi lang kami ang dumayo kay Lola. Paano mo nakilala si Lola Lydia? Ay, tumutugtog siya doon sa meron kasi akong printing shop. Tapos, meron doon marami nagsasolicit. Nalalagyan ko doon, no solicitation. Kaya parang paglapit niya, parang dahil violinist no, talaga. Tapos, sandali, wag. Sige, nilapit ko. Tapos, nakita ko yung violin niya po. Parang, iba po kasi si Lola eh. Nag-aaral din si Jen ng violin at miyembro siya ng Facebook group na Pinoy Violinists. Bukod daw sa pagtutugtog ng Lola, ang nakatawag sa pansin ni Jen ay ang lumang biyolin na namana pa raw ni Lola Lydia sa kanyang ina. Biyak-biyak na yung kahoy. Tapos nilalagyan epoxy lang. Ano ba dapat? One piece box po yung sa likod lang. Ayan po, nilagay na lang ng mga epoxy. So, hindi siya dapat kasi epoxy, hindi po siya mabuti sa kahoy. So, ibig sabihin, bumiyak siya rito. Antigo at wala na sa kondisyon, paus na raw ang lumang biyolin ni Lola. Dahil mahal magpaayos ng isang biyolin, lalo na isang kasing antigo ng kay Lola, pinahiram muna siya ng mas bagong biyolin. Oh, naalala niyo pa yung sayaw nito? Ay, ito, sasayaw si ate. Mas malakas ang boses at hindi na mamaos. Anong tingin mo dun sa ginagawa niya? Nakakatuwa po kasi yung para sa amin, kaya ano, yung violin, akala nila ginagamit ng mayaman, akala nila inaano, pero makita mo merong isang natugtog. Sa gantong klase lang na instrumento, nakakaya niya mag-produce ng magandang sound. Wala sa puso yung pagtugtog niya, nakakatugtog siya ng gano'n, nakatid niya sa tao. Para na po siyang ano eh, parang treasure sa music, gano'n. Lord Jesus Christ, you who are suffering severe dark sorrows, in order to show us clearly the above human weakness. Kwento ni Lola, minsan nang dumating ang pagkakataon para matigil ang kanyang buhay sa kalsada, pero pinalampas niya ito. Ako si 17 pa lang ako, yung magandang buhay para kung ano, binaliwala. Kukunin talaga ako. Kasi ang ano daw, yung kumbulima, sinabi ko sa aking ina, ayaw akong payagan. E ako naman yung masunurin na anak. Hindi na ako bumalik na Maynila. Alilit pa yung mga anak ko. Dati itong daanan na ito, hindi pa ganito. Kaya andito siya ngayon, pauwi sa bahay na hindi kanya. Dito kayo.
Nakikitira silang mag-asawa sa isang maliit na kwarto sa bahay ng kanyang balay. Hi! Gandang gabi! Wow, taas pala. So, at pang ilang palapag na ba to? Pangatlo? Pang-apat na to? Anim na po, sir. Pito ang kasama ni Lola sa kanilang tirahan. Ang pinahin sa top floor, no? Okay. Isa sa kanila ang pinsan niyang si Ellie. Ayan ang drum ko. Naisa rin palang musikera, pero drums naman daw ang sa kanya. At musikera kayo? Kasi ganun yung anak buhay ng mga magulang, kaya yan ang naanoan namin. Nagtutugtog din kasi. Saan ka tumutugtog? Sa mga bahay-bahay din. Sa Bakit Manila. Sa Pangasinan hindi? Mahirap ang ano doon. Walang ibibigay? Mayroon din kaya lang talagang hindi tagirap. Hindi tulad ng Manila, maraming tao. Oo, at saka dito may mga trabaho ang tao, kahit piso, dalawang piso, okay na. Ngayong papalapit na ang undas, iisa lang daw ang pakay ni Lola Lydia. Ang makaipon ng sapat na barya para ipamasahe pa uwing Pangasinan. Pambili ng yung ulam, ganun, mga kape sa pang-amusal. Pamasahe bukas, kaya 100 ang maitatabi. Sumama ako sa kanyang biyaheng pauwi. Hindi pa niya alam na idadaan ko muna siya sa isang lugar kung saan walang magtataka kung ano ang hawak-hawak niya. Baon ang perang kinita sa mga lansangan ng Maynila, uuwi na si Lola Lydia sa Pangasinan para sa undas. Pero may side trip muna kami sa Zambales. Papasok pa lang kami sa Casa San Miguel, narinig na namin ang dahilan ng pagdayo namin dito. Si Coke Bolipata, ang isa sa pinakatanyag na biyernista sa Pilipinas. Nag-aral sa Juilliard sa New York at naging soloista sa mga orkestra sa ibang bansa. Ngunit pinili niyang umuwi sa Pilipinas at itatag ang Casa San Miguel. Isang sentro ng sining at musika para sa mga komunidad sa Zambales. Halos 2 dekada na niya ritong ipinapamana ang mga natutunan niya sa musika. We started out, and I think into our 4th or 5th year, yeah, we were asking ourselves, bakit natin ginagawa ito? It has informed the way that they, all aspects of their life in family, even when they started going to nursing, the yung pangangailangan ng disiplina, well, to be hardworking, all of the values that you learn in music, you can inform your other aspects of your life. Hi. Hello. Thank you for having us. Oh, you're most welcome. Hello. Anyway, si Lola, nakilala namin because nagpa-perform siya sa... Upo kayo. Nagpa-perform siya sa lansangan. No? She comes from a musical family sa Pangasinan. Puro violinista nga sila. Pero wala pa siyang nakikilalang kalibre mo. No? May image na, alam mo na, mataas and pang-concert hall. Right. She's exposing it to people in markets, right. People on the street, mga tricycle driver, baka sa kanya lang narinig yung violin, no? Exactly. Perfect, no? In the spirit of
of also what my grandfather was trying to do. Very nice. No, we're honored to have you with us today. Ano ba yung dala nyo ngayon? Yung pinahiram sa inyo? Yung pinalit? Yung dating violin ko po. Ah, okay. Pwede yung makita? Apo, ito po. May galit po. Ito po, sir. Wow! 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 This is astounding. And this is actually guitar strings though. Yeah, and there are only three. Yeah. As opposed to four. Yun nga eh. You know, she manages to... It's Filipino. With this, she... But when you ginagawa ito, anong araw-araw kayo tumutugtog sa simbahan? Ganun? Hindi, sa mga palengke po, sir. Palengke? Opo. Pero tapos may nagbibigay ng pera sa inyo? Mayroon din po, sir. Pwede matanong kung magkano nakikita niyo sa isang araw? Ay. Yan ang mataas ang kinikita ko, sir. 200 na po. Yan, sigurado. Ito po yung ginagawa ko sa hirap ng buhay ko, sir. Eh, gusto ko sana makaipon din para ipagawa yung bahay namin. Kaya nang hindi ako makakaipon, sir, dahil yung mga anak ko, kung sila hingin ang tulong sa akin, hindi ko sila matiis din. Kasi walang-wala sila. Naibibigay ko yung naiipon ko kunti-kunti hanggang mag-iipon ako ulit. Hindi tuloy ako nakakaipon. Yeah. Lumabas na sa pelikula si Coke at si Julian Duque, isa niyang estudyante. Ang boses ay tungko sa paghilom sa pamamagitan ng musika. Ngayon, 11 taon na si Julian, pero walang kupas ang dedikasyon niya sa kanyang instrumento. Paano pa nakakatulong sa iyo ang violin? Nakikilala po ako sa... dito po. Nakikilala ka dahil sa pag-violin ko po. Masaya po ako dahil lagi may buwabati sa akin mga tao. Mahal mo na ba yung violin? Oh, very much. Bakit? Nakakatulong po siya sa buhay ko. Pag nalulungkot ako, nakapagsaya po sa akin. Oh, talaga? Naghandog ng musika para kay Lola Lydia sina Julian at ang mga kasamahan niyang mga tinuturuan din ni Coke. Napakinggan ko yung mga violinista, mga anak na ang gagaling. Wala. Masaya na kayo. Like si Lola is really a kind of folk tradition. Knowledge that has been handed to her orally and that she has transmitted also orally versus us where we really go through the message of the books. But I think our objective is the same. And sa mga bata naman namin, we always emphasize since they get their scholarships here that they always give back. So I think that's important for their values. And if ever we can bring joy to other people and you have the means, it's our duty. Yeah, tugtugin natin. She says that she does it for money. I can tell that her heart, it's a part, not even her therapy, but it's what defines who she is. And she has to do it. Whether she makes, I ask her, but naman 200 pesos ang kinikita nyo? Sige pa rin kayo ng sige. I think deep down, it's really, she needs the music also. And kami rin, I think we use music
like for self-esteem, it's something that we need as part of our character. Sa kanyang pag-uwi sa Pangasinan, matutuklasan naming hindi lang pala pagtugtog ng biyolin ang talento ni Lola Lydia. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe papuntang Pangasinan, isang eksena ang aming napansin sa highway. Parehong bayan pala sila ni Lola Lydia, pero hindi sila magkakilala. Anong barangay? Pangalangan. Ay, Pangalangan. O, malapit lang doon. Tintong. 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 Baka magkamag-anak kayo. Basta maraming marunong doon. Barangay kami. Pangalangan. Tintong. Basta mga lugar na gano'n, maraming marunong mag-anak. Basta Pangasinan. Ang biyolinista at ang kanyang tagpi-tagping biyolin ay nakabalik na rin sa kanilang pinagmulan. Diyan din sa Megit po, sa Megit. Sa likod po ang bahay namin. Presko hangin dito, ano? So dito yung bahay niyo. Ay, yung isa po. Ayan. Opo, ayan. Tulad ng kanyang biyolin, nangangailangan ng pagpapaayos ang tirahan nila Lola Lydia. Talagang bukas palagi siya. Okay, safe naman dito. Wala naman sigurong mga lakawan, ano? Yun ang dalawang bisis na ano yan. Hindi namin napapalitan ang inipinabalik namin yung ano, yung dingding na ano-ano namin, tinatapit-tapit namin para hindi mapasa. Kayo, gusto niyong bumalik dito para tumira? Siyempre no, sir. Doon na nga ang buhay ko sa Maynila. Bumalik-balik. So, anong pakiramdam niyo na nakaipon kayo para makabalik dito? Masaya talaga. Masaya para sa ano rin. Kasi isang bisis Nang mabalita ang may kasamang bisita si Lola, nagsilabasa na ang mga biyolin. Kamag-anak niya si Lola, si Nanay? Bali, auntie ko. At tita mo siya. So, sino nagturo sa inyo mag-violin? Yung pong auntie ko, siyang nagturo sa akin. Siya nagturo. Lahat sila magkakamag-anak. Si Lola pala ang nagturo sa kanilang lahat bilang maestra ng biyolin sa barangay. Mula noon, dire-diretso ang pagbibiyolin ko. Nung na-stop ako sa maestra ko, nag-widow ako sa mga nuta-nuta.
Hanggang ngayon, marunong na. Okay, so napapakinabangan mo naman? Napapakinabangan ko po. Paano? Napapakinabangan ko sa pagtugtog ng dulin. Tuwit pumunta kami ng Pasko, pistahan, nandiyan kami. Ito mga pamangking ko silang pumunta dito na gusto nilang, ayan, tinuruan ko naman sila. Marami rin sila. Ay, ito! Nandito pala isa kong pamang... May isa pang biyolinista. Ito, tinuruan ko rin ito. Kanina naman po ito. Sa inyo. Sa inyo yan. Gano'ng katagal na yan? Matagal na yan. Kanina, namanan niyo pa yan? Namana pa. Kanina po? Lolo namin. Lolo nyo? Lolo namin, yung kapatid. So matagal na sa angkan nyo ang pagbibiyolin? Mga lolo nyo pa? Oo. Kaya lumanaw. Sinong una sa inyo nagbiyolin? Naalala nyo pa? Alam nyo pa? Ay, lolo ko ang pinakauna. Nagtutugtog ako sa bahay-bahay kasi wala akong asawa. Dalawang anak ko, walang hanap buhay. Ako ang naghanap buhay. Kaya bukas, pupunta ako sa mamamalimus ako. Pag ganun. Nanunugtog. Ay, dinitsahan, sir. Saan kayo tutugtog? Sa Maynila. Pupunta ako bukas sa Maynila. Kasi wala na kaming pagkain. Ako ang naghahanap buhay ngayon. Sa pamamagitan ng violin? O, sa pamamagitan ng violin. Kung si Lola ang nagturo ng biyolin sa mga kasulukuyang henerasyon sa kanila, hindi niya kahit minsan malilimutan na ang yumaon niyang ina naman ang nagturo sa kanya. Halos ito nga lang ang pinamana sa kanya ng kanyang magulang. Ngunit dahil sa biyolin, nagkaroon siya ng pangalawang boses. At soloist naman siya sa lansangan ng Maynila. Alam na nating lahat na hindi siya nag-iisa. Mula sa Zambales at Pangasinan, ako po si Howie Severino, at ito ang Eyewitness.